ahensya ng gobyerno na natasang pangalagaan at bantayan ng ating kalikasan. But because of recent events, lumilitaw na ang DNR ay isang ahensya na matatawag kong bantay sa lakay, turo-turo style. Bakit po turo-turo style? Nagtuturoan kapag kami po ay tumawag sa DNR para mag-usisa, mag-imbestiga tungkol sa mga illegal structures, tungkol sa mga paglapastangan sa ating mga kalikasan, nagtuturoan. Ito pa po ang pinakamasakit at nakaka-insulto. Ito pong DNR Freedom Information Manual. Hindi ko alam kung kailan nilabas ito. Na kung saan ipinagbabawal ang DNR na magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag-a-apply ng ECC at mining. God damn. Is this of national security concern? Kaya bawal sa inyong Freedom of Information Manual? Bawal kayo magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag-a-apply ng ECC at mining permit. Unang lumabas itong kalokohan sa Bohol, Chocolate Hills. After my expulsion, nakatanggap ako ng maraming sumbong tungkol sa paglalapastangan naman ng kalikasan sa Digos, Davao. 97 na mga structures na naitayo doon. Out of those 97, there are few na naisiwa ng ECC. But marami doon ang hindi pa. At patuloy pa rin nagpapatayo ng struktura. At nang tumabag po kami kung anong gagawing hakbang ng DNR, we were told, bigyan daw ng 2 years palugit para pagdesisyonan nila kung isasara ba ang dapat isara o hindi isara ang dapat hindi isara. Again, hindi ho ba kabalastugan na naman yan? Now, meron naman po ako natanggap na sumbong sa Bohol pa rin. Ito po ang isang shipyard na kung saan 19 hectares po na mangroves ang sinira para mapagpatayo ng shipyard doon. Now, alam ko na ipinagbabawal ang pagputol ng mangroves base po sa Republic Act noong 1990. Pero bakit po pinayagan ang pagpapatayo ng isang shipyard sa Bohol? Bakit po nabigyan ito ng ECC? Ngayon, magkaharap-harap tayo. Sana huwag ko kayo magturuan. Dahil it will be an insult to us here, senators, na in front of us, magtuturuan pa rin kayo. And I'm happy na nandito si Secretary Yulo Loizaga, na I'm sure yung mga katanungan ko namin tungkol sa paglapastangan sa ating kalikasan ay masasagot na maayos. Black sand mining sa Zambales. Nung last budget hearing, Secretary Loizaga, na pag-usapan natin to, and you did promise na you look into it or better off, ipapahinto yun. Anak ng dagat. Sana ba? Tuloy-tuloy pa rin ang paglapastangan sa ating black sand sa Zambales. Ito pang masaklap. Libre na nga ang pagmina nila ng black sand doon, karamihan ay from China, and then ibinibenta pabalik sa ating gobyerno. Anong klase kabalastugan po yan? Ibinibenta sa reclamation dyan sa Pasay at sa iba pang mga reclamations sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kumuha sila ng black sand sa karagatan natin, and then nang libre ibibenta pabalik sa atin. Hindi ba kalokohan po yan? You guys have to explain. Matagal na pong naging pabaya kayo dyan sa DNR. Hanggang ngayon, patuloy pa rin sa pagiging pabaya. Lumilito tuloy na kayo po yung mga protektor ng mga nagsisirang kalikasan. Jiho, Mamasungi Geo Reserve. Bakit po nabigyan ng ECC ang Rizal Wind Energy Corporation o Vina Energy? Napakatagal na po na problema itong sa Masungi Geo Reserve. Hanggang ngayon, di po maresolba-resolba. Bakit? Sa ngalan ng ano? Sabi pa nga sa kanto, baka sa ngalan ng Tito Vic and Joey. Yung tatlong muka sa isang papel. Nung panahon yung kasi hindi lang Tito Vic and Joey. Yan lang po. Can I be given the opportunity to ask some questions? Yes. Thank you, Madam Chair. Didiretso na po muna ako doon sa Mount Apo. 97 po yung mga structures nandoon around Mount Apo, covered ng reserve as reserve area. Bakit po
anim lamang po ang nabigyan ng ECC at karamihan ay walang ECC at in process. Ano po yung plano nyo doon? Actually, 57 wala pong ECC, 32 in process, and then 6 lang ang may ECC. So, what's the game plan? Thank you, Madam Chair, and thank you, Senator. I will turn over to Red Dumagan. That is part of her presentation on Mount Apo, and she can respond directly to the questions. Red? We will ask if we will go with Mount Apo first or Chocolate Hills. Oh, we'll go na to Mount Apo. Okay, thank you. Thank you, Madam Chair. Red? Good morning, Madam Chair. Good morning to our honorable senators. Your Honor, for our latest update, there are a total of 96 establishments within Manpi, and 3 are with complete, it's with PAMBI clearance, ECC, and SAPA, sir. And with PAMBI clearance and with ECC, there are 6 establishments. That's right. So, yes, sir. But there are 57 structures na walang ECC, and 32 ay pinoprocess pa lamang yung kanilang ECC. So what is your plan of these structures na walang ECC? And they're within the protected area. Yes, Madam Chair, with your indulgence, Senator, maybe present the full presentation on Mount Apo so you will see the details and the ways forward, Madam Chair, Senator. No, yes ma'am, I understand. Pero sa akin gusto ko lang sana direct to the point na muna sa dun sa question ko kasi mapapahaba pa tayo. Yun lang po ang tanong ko, bakit po pinayagan na alam naman natin protected area yon, pinayagan nyo pa rin patuloy magpatayo ng mga struktura doon at patuloy pa rin po kayo nagpo-process ng mga ECC permit knowing na protected area yun at bawal na doon at meron po tayong mapa. Bakit po? Yes, Your Honor. It was just, we strengthened our conduct of monitoring and inventory sometime in 2018 and 2019 and these establishments were discovered. And so, these establishments applied for PAMBI clearance with the PAMBI. So they were also given clearance and then they were encouraged to then apply for ECC. Yeah, nabigyan kasi lang clearance ano po ng PAMBI pero alam naman po natin within the protected area yan at alam naman natin na dapat wala sila doon and yet we continue entertaining their application and saying that it's in process. So ibig sabihin may balak tayong bigyan pa sila. So parami ng parami para makabuti po nagsusulputan itong mga illegal structures doon po sa Mount Apo. At kapag kami po ay magtawag sa inyo sa DNR nagtuturuan po kayo. Yun po masakit eh. Diba? You're supposed to be tinatawag nating tagabantay ng ating kalikasan pero parang bantay sa lakay po dating nyo dito. So what are your plans with pertaining to these structures na walang ECC at to my structures na pinoprocess pa lang ECC? There are 53 latest update, Your Honor. 57. Sir, may ECC na po yung iba. Okay. So, 34 with PAMBI clearance and no ECC. 53 are without PAMBI clearance and no ECC. So, anong balak niyo po dito sa wala pang clearance? At we walang have ECC at alam niyo po na bawal, dapat wala sila doon. So, anong plano? Yes. Kasi we were told na bigyan daw ng 2 years. Sabi po ng DNR, bibigyan daw po ng 2 years palugit itong mga walang ECC to continue to operate. Ang binigay at ang rason para makabawi daw doon sa kanilang tinayo. Sa kanilang investment. In the first place, ba't sila pinayagan na tumayo doon? Sana, hanggat hindi po sila nakakuha ng permit, ng ECC permit, hindi dapat sila pinapayagan magpatayo ng struktura doon. Kaya nga, binanggit mo kanina, monitoring, wala kayo ginagawang proper monitoring. Sir, to answer the question as to what do we do with those without ECC, we are going to issue notices of violation. Notices of violation. Yes. Hanggang doon lang po. Sa yung sa walang mga PAMBI clearance, mag-issue po kami ng mga Teka na. So, issue of notice of violation. Yes po. Okay. So, hanggang doon lang. Notice of violation and then what, ma'am? And then they will be called for a technical conference and if for the conduct of case built up. But if they can explain properly or if it is deemed that the project is not detrimental to the environment, they can be issued ECC. Ma'am. Place, dapat hindi nabigyan, napatayo yun. Oh. I think your problem, Secretary Loizaga, your regional is very poor or walang concern sa ginagawa niyo. I think the regional is kasi pag pinag-report mo sila ng pinag-report, yung report nila nakakatawa eh. Bakit mo pababayaan na walang ECC at walang PAMBI itatayo? So diba, you're not watching over it? Diba sabi mo kanina, meron kayo ginagawa monitoring dito sa mga struktura na itinatayo sa mga protected areas?
Okay, kung meron kayong ginagawa monitoring, dapat itong 57 na structures na nakatayo na ngayon doon, hindi dapat nangyari ito. Dapat napigilan to. Ang ginawa nyo, pinayagan nyo magpatayo dyan and then pinoprocess nyo while processing the application. Dapat mag-apply muna sila once na-approve na application nila, saka pa lang sila magpatayo ng struktura. Yun po dapat ang patakaran. Yun po yung standard. Ang nangyari, pinapayagan nyo na magtayo dyan. And siguro, alam mo na ang dahilan. Sa magkano kadahilanan siguro po ang katanungan ko doon, follow up. With your indulgence, Madam Chair, can I say something po regarding Mount Apo? Just to answer the query of the progenitor. Kasi parang wala silang pakialam. Tumayo ka ng tumayo dyan. Kahit walang ECC, walang PAMBI, wala silang pakialam. You cannot do that. You cannot do that. Dati rin siya, Madam Chair, na red doon sa 11, kaya pwede rin siyang sumagot. Madam Chair, sir, just to go on further, the Red Dumagan was saying, actually po, the region issued 57 show cause orders already and 24 notice violations and 7 cease and desist orders. To build, kasi pag na-allow mo nang to build, mahirap nang tanggalin. Yun right. Ang problema. Madam Chair, dapat kayo, hindi nyo ina-allow to build. Kasi pag nag-build na yan, tell it to Damaris, napakahirap okay. Magtanggal niyan. Walang gagawa niya. Yusek Fragada. Yes, sir. Meron kayong monitoring team, tawagin. Ano pong tawag sa monitoring team nyo? Can you give me the exact name? It's through the Protected Area Management Office po. Meron po sila. Ano tawag? PAMO Office po. PAMO Office. Yes. What does PAMO stands for? Protected Area Management Office. Okay, so sila sa monitoring. Yes, sir. So, kailangan itong mga taga-PAMO na may jurisdiction sa Mount Apo pagsisibakin mo. Totoo, hindi ako nagbibiro. Dahil kapag hindi mo pagsisibakin yan, pagdududahan ng mga tao, hanggang sa kataas-taasan, tumatanggap din. Yes, Sir Honor. Prove to us na malinis kayo. Yes, Sir Honor. Na protector talaga kayo ng environment. Yes, Sir Honor. Kasi tama nga naman sinasabi din ni Senator Cynthia na in the first place, hindi niya sana pinayagan yun na makapagpatayo yan. Sinasabi kanina, papaulit-ulit, kailangan permit muna bago structure. Dito, nangyari, structure muna saka mag-apply ng permit. Tapos in process pa yung permit, etc. O ngayon, 57, paano pa ito pasasara itong 57 ito at sinabihan kami na give them 2 years daw. We agree, Your Honor, with your recommendation. One of the problems actually, and we'd like to recommend to the Senate to help us with this, nabanggit nyo po yung constitution ng PAMO office. For Mount Apo per se, we only have around one plantilla officer there and around maybe 30 job orders po na umiikot over 62,000. So, ibig sabihin po 31 ang empleyado nyo sa monitoring? Po, 62, over, they have to monitor 62,000 hectares of Mount Apo po. So, that's one of the areas we'd like to recommend na matulungan po kami ng Senado. Sir, to there's such thing as drone. People. Pwede mo lang kayo gumamit ng drone para ma-monitor yung the whole area kahit na ilang hektarya pa yan, kahit na thousands of hectares yan. Kung gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan, di po ba? Yes, sir. Actually po, this year, because of the budget, would increase the budget on the drones were increased para nga po sir, further ma-monitor. Sir, we were not born yesterday. All of us were not born yesterday here. Alam ng DNR na itong 57 na mga illegal structures na tinayo doon ay hindi dapat naroon. Pinayagan nila, sabi kanina, sa magkanong kadahilanan. Dahil kapag hindi, sila ay diretso lamang, hindi sana natayo itong mga structures na ito. Ngayon, mahirapan kayo patanggal to. Nakatayo na eh. Di po ba? Yes, so sabi ko, yung mga taga-PAMO nyo, sir, disiplinahin nyo yun. Dahil sigurado ako, kasabat yun ang mga nagpatayo ng illegal structures. Yes, sir. Yes, Your Honor. We will do that. Salamat, Madam Chair. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam.